Sana naman ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang ito, sa kasama ng inyong mga mahal sa buhay, mga ninong at ninang, mga anak, mga kamag-anak, dahil nagpapasalamat sa buong kapal para sa pagkakataon nito na kung isang hindi ng Romulo Camilio at Bilal Cortez, Oliver Ayarco at Joan Camilihan, Leopoldo Quintos at Ibanga Tiquinha, Antonio Papa Junior at Jonathan Astillo, Jordan Casaba at Rachel Sonyesa, Rinaldo Malayay at Armin Fidelis, Bonifacio Junior A. Camundao, and Ferdy Miones. Isa ang mga katawan na kung saan ay gulong natin sa napanong po kayo kapal na lubos na inyong pakinabangan ang biyaya na ito ng sakramento na kasama. Padupang maging karapat dapat kayong gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na luwa ang pagkasal sa isip, salita, sa luwa. At sa aking pagkulang, may ayos na nasama ko sa mahal na Panginoon Maria, sa lahat ng mga anghel ng pampanalo, at sa inyo mga kapatid na kayo na lagi sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawa kami. Panginoon, kawa kami. Kristo, kawa kami. Kristo, kawa kami. Panginoon, kawa kami. Panginoon, kawa kami. Papuli sa Diyos sa kalitaasan.
Espiritu Santo, magpasawalaman ka. Amen. Magsipo po tayo upang makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sinabi ng Diyos, ngayon, lalagin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o malita, malaki o maliit. Nilalaman ng Diyos ang tao ayon sa kanyang lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at tuluin ng inyong mga suki ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan mo kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilang na hayop, maging malalaki o maliliit. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.
Noong panahon ni mga pariseo ng pari kay Jesus at tinatang siluin siya, sa pamagitan ng tanong na ito, naayon ba sa kautosan ng kalayaan na nanabi ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba pa rin mo nababasa sa kasulatan sa pasimula ay nilalang siya na may kapal, nanabi at babae, at sinabi kayo dito, iiwan ang nanabi ang kanyang mga tinan at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Kristo. Magsitupo ang lahat. Sumenyo ang Panginoon. So, tayo mo'y nagagalak ngayon. No? Hindi lang po kayo ang nagagalak. Ang sabay ng Kristiyano ay nagagalak sa pagkataon na ito na matanggap ninyo ang sakramento ng kasal. Isang bahagi mo na binibigyan pansin ng simbahan na makakaroon ng tunay na kaganapan na yung mga nagsasawa ay pumasok sa buhay ni asawa ay magpakasal sa simbahan. Kasi buong paliwanag na kung saan ay hindi lang mo dahil sa kayo ay nagkakasal. Ang tawag po natin ay namumuhay sa kasalanan. Kasi ang nakalagay po sa utos ng Diyos ay huwag kang makiyapin. E Father, yun naman ay wala naman siyang ibang asawa. Wala naman akong ibang asawa. Ama, wala ka namang asawa, wala naman siyang ibang asawa, pero hindi kayo mag-asawa. E Father, kami mag-asawa sa West, sa Mayo, Sibili, Mary, ang kinukonsider pa rin ng simbahan ay ang kasal sa simbahan. Kasi hindi kayo ipinasal sa ayon sa batas ng simbahan. Yung pong kasal sa gobyerno, hindi po automatic na magiging kasal kayo sa simbahan. Pero po yung kasal sa simbahan, sabagat sumusunod tayo sa hinihingi ng gobyerno, ay automatic kasal kayo sa gobyerno. So, kaya po yung kasal sa simbahan, hindi na kinakailangan pang ikasal ulit sa batas ng gobyerno. Kailin na yun, kasi kasal kayo sa simbahan. At yung isang pamalita ko natin, kapag kasalanan kayo sa gobyerno, kasal na kayo sa Pilipinas. Pag nang ibang bansa kayo, ay hindi na kayo mag-asawa. Kasi yung batas naman ng bayan, ng bansa, ay nasasakupan naman ng kung saan ang bansa ito. So, kasal kayo sa West, ay kasal na kayo sa buong Pilipinas. Pero kapag kayo magpunta ng Hong Kong, maninirahan kayo sa ibang bansa, hindi na kayo kasal doon. Pero, yung kasal sa simbahan, saan kayo pumunta? Simbahan Katoliko, ha? Hindi ko kaya pangabaran yung kasal sa ibang simbahan. Pero yung kasal sa simbahan Katoliko, ay sigurado mo, saan man kayo pumunta na bansa, ibalikita lamang yung inyong kasamiento na kasal kayo sa simbahan Katoliko, kinikiri niyo yun. Kasi
yun po yung kahalagahan na ginagamparan ng Vatican City ng Santo Papa as the head of the Vatican State. Mayroon tayong arrangement sa lahat ng bansa na ang kasal sa simbahang katoliko ay tinatanggap nila bilang kasal na ligado sa kanilang sarili ng bayan. Well, pero yung nananalig sa mga pangitaw natin kung bakit po natin ginagawa yung mga bagay na ito ay bahagin po ano ang pagkakawa natin ngayong taon na ito lalo-lalo na pero hindi na po sa taon ito kasi ginagawa na naman natin yung mass wedding hindi lang po sa taon na ito pero dahil po sa taon na ito binibigyan natin ang pasipasin nakalagay ang pagkira na maliwanag po na kung sa ginawa ay maunawaan ng tao ang kahalagahan ng sakramento. Ano yung kahalagahan ng sakramento? Na higit na mahalaga na makita ninyo at mapakinabangan ninyo yung biyaya na ito. Hindi lamang para doon sa mga may pera. Kasi kung isa sinasabi ng iba, kapag kasal ka sa simbahan, malaki yung kagasusin mo. Hindi ho. Kumisan mo, mas malaki pa nga yung ginagastos natin kaya sa damit, sa pagkain, kaysa sa yung ibinibigay natin sa simbahan. Pero ano pa ba, ang inanais nila makita ko ng pagkakataon na ito, ay maging bahagi. Kasi tayo po ngayon ay nasa sistema na kung saan ay para po sa higit na paralata ng pagkilos ng mga mayanano na makita ninyo yung kahalagahan ng kasal Kristiyano na ano ito? Na nais ng Diyos na kayo ay samahan sa inyo na piling magiging kasama ninyo sa buhay na magtataguyod sa inyong pamilya. So, ganun pa lang, nais na Diyos na samahan kayo sa buhay ninyong may asawa. At nais na Diyos na bigyan kayo ng biyaya upang maharap ninyo ang hamon ng pagkakaroon ng pamilya. Kasi alam natin, hindi mo basta-basta na magsama yung dalawang tao na itong pag-asama ngayon pa yun ang panghabang buhay. At nais ang Diyos na kayo ay samahan sa inyong pagtaak sa piliping na ito na binibigyan ng pagpapahalaga kasi kayo yung nagtataguyod ng pamilya. Yung iba pang pamilya ay sa inyong kukuha kung wala po yung pamilya nyo. Kayo ang umurong sa inyong mga anak. Kayo ang magbibigay ng pagkakataon na magtuturo sa inyong mga anak. Ganito yung pag-ibig. Ganito yung tuturo ni Jesus. Ganito tayo dapat umibig. Ganito tayo dapat magtiwala sa Diyos. Ayan sa pamagitan ninyo bilang mga mahal. Kaya itinalagaan ng Diyos ang sakramento ng kasala. Hindi lang mga bilang isang obligasyon. Kundi bilang pagtulog ng mga may kapal na higit natin pakilabangan. Kaya ako ako inyong maalala. Itinuturo sa atin, itinuro sa atin na nakaroon tayo pa na kung nagkawagan ng sakramento. Kaya itong sakramento, sakramento ng binyag, kumunyon, yung banal na Eucharistia, yung pagkapain ng alis sa mga may sakit, yung sakramento ng pagpapari, ang sakramento ng kasal, na ito ay panlabas at
gusto pa lang ng Diyos na bigyan kayo ng grasya sa inyong buhay ng asawa, sa inyong pagkatapuyon ng buhay ng pamilya. Doon po natin tignan yung biyaya na ito na kung saan yung ipinagkakaroon doon sa pagkakaroon. Thank you.
Hindi yung kahit na hindi ako, hindi ko mahal. Kahit hindi ko maraming handa. Ang basta ko ay makasal. Yun po naman yung pakikalagay ng Panginoon. Bakit? Kasi ito yung sakramento na magbibigay ng biyaya at lakas sa mga sino mang tao na sa pumasok sa pag-aasawa at sa pagtataguyod ng pamilya. So kaya po, dito yung hindulog natin na ang lalaw sa mga ikinakasala at maging bahagi nito ng isang patuloy natin pagkilos. Kung magpakatuloy tayo sa amin na ipinapahayag ng public kapag. Dalawin natin doon. Kasi yung sinasabi ko sa ibang mga tiyak na kanino, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Kaya narito ngayon, narito kayo ngayon, dahil kayo naniniwala, halimbawa si Opolo, naniniwala na si Pila ay binigay sa kanya ng Diyos. At si Pila din naman ay naniniwala na si dami-dami ng lalaki, si Opolo ay binigay sa kanya ng Diyos para makakasama niya habang buhay. And the rest follows. Nawa po ito yung ringin ninyong makita. Ito yung tapang ibinigay ng Diyos sa akin. Upang puso kong makinabakan ang buhay mo ito, sa daigdig na ito, upang maging ganap at kasiyasiya. Kaya po kayo narito ngayon, kayong pitong pangos. Ito ang tapang binigay sa akin ng Diyos. Nanawa, makakasama ko Maaks na iyo po yung mga ikakasal. Minamahal ko Romulo at Pila, Oliver at Ayanto, at Oliver at Johan, Nipodo at Epipania, Antonio at Jonafe, Jordan at Rachel, Renato at Anamay, Bonifacio, Junior at Fe. Sabi niya ng kumpin ang isa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwan ng muling amuran, muli-muli kayo nakisalo sa araw ng kanyang pagmamahal. Ngayon ang may kusang loob na kayo pumulog sa sabay na ito. At umiiling ang panalangin ng buwang inyong pangalang buhay at na ng pagpupukod ay pagdibahin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na nagtitipo ngayon ay panalangin para sa kanila at mas palad silang tanggapin bilang mga kaisang dingding ng aking sambayanang Kristiyano. Iniling ko ngayon na buong katapatan inyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Fe, bukal pa sa iyo po ang iyong pagparito ang mga isang lindin, si Bonifacio Junior na iyong pagkamahalin at paginipuran habang buhay. Bonifacio Junior, bukal pa sa iyo po ang iyong pagparito ang mga isang lindin, si Fe na iyong pagkamahalin at paginipuran habang buhay. Bonifacio at Fe, nakahanda ba kayong kumanap sa inyong pananagutan sa simbahan sa bayan na ipahayag ang inyong na umaasal ang inyong murugain ng mga sukling
pagpapalabas sa loob ng iyong pagpalito, mga isang tindig, si Rinaldo na iyong bubang na iyong pagpapahali ng paglilingkuran ng habang buhay. Rinaldo, pagpapalabas sa loob ng iyong pagpalito, mga isang tindig, si Arame na iyong pagpapahali ng paglilingkuran ng habang buhay. Pagpapalabas. Rinaldo, pasimbang sa bayan ng mga sanggulain ng mga sukli na ipagkakalawag ng buong megabar kapag sila inyong panamihin bilang mga puting mamayang Kristiyano. Opo. Michelle, bukal ba sa buo si Jordan na iyong pagpamahali ng paglilingkuran ng habang buhay. Jordan, bukalwal sa loob ang iyong pagpalito o pag-isang hindi si Rachel na iyong pagpamahali ng paglilingkuran ng habang buhay. Jordan at Rachel, nakanda na kayong panamusin ang panalagutan sa simbahan at sa bayan na umaasa ang inyong arulain ng mga sunting na ipagkakalawag ng pumigapan kung sa inyong panamihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano. Opo, Padre. Opo, Padre. Jonathan, bukal ba sa iyong loob ang pagpalito ng pagsisigdig si Antonio Junior na iyong pagpapali ng paglilingkuran ng habang buhay? Opo, Padre. Jonathan, Antonio Junior, bukal ba sa iyong loob ang pagpalito ng pagsisigdig si Jonathan na iyong pagpapali ng paglilingkuran ng habang buhay? Si Romo, na iyong pagpapalit ng paglilingkuran ng habang buhay.
bilang pamumuhi mga mayroong Kristiyano? Kapawal. Pag sa'yo pinaglalap ng mga kakasal, stay away. Sa dusa at ikaw lang